Tutol ang LRTA sa panukalang gawing hanggang hating gabi ang operasyon ng LRT. Tutol din sila sa petisyong taas-pasahe. Balita ang tinig sa Lima Refran. Madalas sumakay ng LRT ang accounting at business management students na sina Christine at Michelle Ann. Kapag sumakay ka po ng LRT, parang mas mabilis po yung pagpunta nyo sa pupuntahan nyo. Iwas hassle po sila sa traffic. Pero ang pamunuan ng LRT 1 na Light Rail Manila Corporation, may petisyon na pala para itaas ang kanilang pasahe. Kaya ang minimum na 15 pesos, hinihiling na maging 16 pesos. Ang maximum ngayon na 30 pesos, hangad maging 39 pesos. Para raw ito sa pagpapaganda ng kanilang serbisyo. Base sa concession agreement ng LRMC, kada dalawang taon, maaari silang magtaas ng 10% ng kanilang pasahe. Pero dapat itong aprobado ng Board of Principals ng LRTA o Light Rail Transit Administration na binubuo ng mga kalihim ng DOTR, DBM, DOF at NEDA. Ang kaso, nagpasa na ng report ng LRTA sa LRTA Board na tutol sa taas pasahe. Kawawa naman ng tao, no? In the first place, yung train operations, public service yan eh. Hindi naman pang-profit yan dapat. In fact, yun ang dahilan kaya subsidized tayo ng government funds. Ayon naman sa LRMC, kailangan magtulungan para mapanatiling maayos ang mga tren, alang-alang sa kaligtasan at komportableng biyahe ng mga pasahero. Hindi naman pabor ang LRTA sa sinusulong na gawing hanggang alas 12 ng hating gabi ang operating hours ng mga tren. Hindi rin naman daw naging epektibo ang 24 oras na operasyon ng MRT noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. Luma na yung mga tren natin eh, no? Kaya kailangan yung continuous monitoring, continuous maintenance. And we only do that during night time. Salima Refran, GMA News.